Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pandesal Gaming nagbabalik upang maghatid na naman sa inyo ng isang panibagong free-to-play, play-to-earn na NFT game na kung saan, yep, pwede rin po kayong kumita habang nag-enjoy at naglalaro. Masasabi na po natin na nasa kategory po siya ng play-to-earn na game. I'll explain it to you later, no? Pero hindi po siya the usual play-to-earn na katulad ng ina-expect natin na may mga earnings daily, no? So, anyways, matagal ko na pong nakikita tong Starfall Arena at gustong-gusto ko nga pong gawa ng content, kaso wala pa silang website or any Discord information or any social media na pwede nating i-provide, no? So, now, meron na po tayong mga nakita at we will provide you information more about this particular game. At masasabi ko po na panglaban po siya sa Mobile Legends, no? At malaki po ang potential ng larong ito. Anyways, bago po tayo mag-discuss at magbigay sa inyo ng gameplay nitong Starfall, kasi na ano ko na po siya, no? Na-download ko na siya sa emulator natin. Nagpapasalamat po muna tayo sa ating mga subscribers at the moment. We're more than 1,940 subscribers. So that's 60 away para po ma-reach natin yung another milestone sa ating channel, which is 2,000 subscribers. So salamat po sa inyong pagsuporta. Ngayon, dumako naman po tayo sa mga shoutout natin doon sa mga nagko-comment sa ating comment section, no? So shoutout po kay Wei. Shoutout kay Click Here channel. Shoutout din po kay Alilex. May sarili po siyang channel. Tawagin niya na lamang po siyang Myanmar, no? Sabi niya, yun po yung request niya. Gagawa daw siya ng bagong channel na Myanmar. Shoutout din po kay Matthew Guapitos. Shoutout kay The One Noobs. Shoutout kay Knights. Kay Bon Palacol. Shoutout din po kay Make $730 per day. So, sana all, no? Kung ganyan lang kalaki talaga per day, paldo-paldo ka na. Shoutout din po kay Blue Panda. Shoutout kay Monster Gaming 9522. Shoutout kay Cyper TV. Shoutout din po kay Angkulet. Shoutout kay Andres Tojansi. Shoutout kay Jason Cyberpox 5021. Sana daw ma-shoutout. O, ayan po. Nasunod na po yung hilig natin. Shoutout kay Jake Fale. Kay Curiosity. Shoutout din kay Miami. Siyempre, shoutout kay Jerome. Kay Gloxenia. Kay Mark Oga. Kay Aino Heisen. Kay It's One IQ. Kay Ark Snap. Shoutout sa'yo. Kay Tulog Style. Kay Adrian Redor. Kay Time Studio. Siyempre kay AAA Gaming. Ka-clanmate po natin yan sa Pandesal PH. 5 stars. Shoutout din kay Cherilyn Flores. Kay Macho Guapitos. Tapos na po. Sila pong lahat. So, salamat po sa pagko-comment at patuloy na pag-subscribe sa ating YouTube channel at patuloy na pag-suporta, no? So, asahan nyo po na patuloy po tayo mag-create ng iba't ibang content and we'll make sure na yung mga kinokontent natin ay sobrang early at mapapakinabangan po natin, no? Alright, at syempre, mga legit kasi marami rin po pa-content pero medyo malabo po, no? Hindi po natin makita yung mga documents. Kaya nga po natagalan tayo bago mag-content ng Starfall Arena. We need to make sure na meron po silang mga documentations or meron silang website man lang. Okay? So anyways, kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe sa Pandesal Gaming at gusto niyo po yung mga gantong klaseng content, I encourage you to hit the subscribe button, hit notification bell din po para lagi po tayong updated sa mga gantong klaseng content. Asahan niyo po na magbibigay po tayo ng iba't ibang content about sa mga free-to-play, play-to-earn a game at maging mga NFT games. Lalo pa, malapit na ang halving at mag-bullrun na. So, magsusulputan na po itong mga gantong game. So, discuss po natin to si Starfall, no? So, basically, matagal-tagal na po siya under development at madami na po na mga naglalaro ng close, pero marami rin nagsasabi na scam po yung game kasi wala nga po silang makitang website
walang makitang social media. But this time, nakita po natin yung mga website or yung website nila at yung mga social media accounts nila, no? So, yep. Ito po is pantapat na po to sa ano, no? Sa Mobile Legends. Maging sa ibang MOBA. Nalaro ko na po siya. It's smooth. Meron po siyang 3v3, meron din siyang 5v5. At recently nga po, nagkaroon po ng tournament sa Asia or Southeast Asia ang game nito, ano. Kung makikita nyo, ganyan po yan. So, team up with friends. So, binabrowse lang pa natin yung website, no? Ayan. So, itatanong po natin, play to earn ba yan? So, yun po yung pinakamalaking tanong natin, eh. So, basically, nagpunta po tayo sa website, sa Discord nila, and may nagtanong po nun about kung play to earn nga po ba siya. So, punta po tayo sa kanilang Discord. So, don't worry, yung Discord nila, ilalagay po natin yung link. Ito nga po. So, sabi dito, kasi may nagtanong, is the earning mechanism live? Sabi nung ano. So, for Starfall Arena, it won't be play to earn. It will be simply a game with NFT integration. Simple example to be used as display icon, also using a token as sort of currency. The purpose of NFT in-game doesn't have or problem shouldn't be generate a dollar. So basically, yung NFT po daw na mabibili nyo sa marketplaces simply for cosmetics lang, no? Yung mga ganun. Hindi ka mag-generate. But it's more so through ownership, parang ganun. So syempre, ownership mo, pag may skin ka, katulad sa Mobile Legends, hindi mo sarili yun, hindi mo pwedeng ibenta. But here, pwede nyo pong i-trade. Sabi dito, it's so true ownership, tradability, and general decentralization. Of course, you will be able to sell NFTs in our marketplace for Ethereum. Yun nga lang po, no? Medyo mabigat-bigat yung Ethereum kasi yung gas fee niya. But anyways, kung second layer naman po, in a near future, lilit na rin po yung gas fee niya. But then, the good thing about this is yung mga NFTs nyo dito, skin nyo, is magagamit nyo in-game as cosmetic at sarili nyo pwede nyong ibenta, no? There will be also rewards for tournament winners, creators, people that contribute by getting more attention, user acquisition, top players and ladder. Some of that might involve LUX or our token. So may token po sila which is LUX. Sorry. So for instance, nangunguna po kayo, may mga leaderboard po, you can get tokens. Alright, so I can consider it's just like pay to earn. Win to earn, no? Ang larong ito. So, you will go to the ladder, sa leaderboard. Pag nanalo kayo, meron kayong makukuhang token nila. Okay? So, ganun po kasimple. So, unlike sa nilalaro natin na Mobile Legends or any other MOBA na wherein, katulad nga sabi ko, yung skin natin, anything na binili natin, hindi po natin pag-aari, hindi natin pwedeng ibenta. Unless, bebenta nyo yung whole account, no? Dito, pwede kayong manalo ng token nila by climbing on the leaderboard. So, maliwanag po yun, ha? You can trade their NFTs, you can sell it to other people, and a second thing is, may chance kayo na manalo ng mga token nila if nandun po kayo sa leaderboard. So, mga Pinoy naman, competitive po yan. No? So, yun talaga mga competitive. So, makakuha po kayo ng token by simply playing the game. At ipapakita po natin sa inyo na kaya na po niya makipagsabayan ng game na ito sa Mobile Legends. Alright, so na-download na po natin. Pakita po natin sa inyo yung game. Ayan, daw nakikita nyo na po yan. I'll show you ang laro po na ito, no? So, ayan. So, ayan, 100%. At marami na rin pong character dito, mga characters. So, if you want to play, all you have to do is to download the game. Ayan. Close po natin, no? Medyo nag-umaga. So, all you have to do is to download the game. Once na-download nyo na po yung game, you just have to log in. After na-log in nyo na po,
you can use either your email account or your Google account dito, no? So, yan. So, ino-open na po natin. So, yan po, Starfall Arena. Yan, palakihin po natin, no? Yan. So, yung bosses dito, ano, parang sa Mobile Legends din po, no? So, siguro, isa lang talaga yung hinahayap nila na mga ganito, no? Na mga nagbo-voice, voice over. So, login na po natin. So, yan. So, ito po yung pinakang interface niya. Meron kayong inventory. So, same na same po, no? So, heroes. Yan, events. So, you can claim. Yan. So, may task din. Pwede na tayo mag-exit yan. Po. Click po natin yung play. So, meron po tayong 3 gameplay. Ayan. We have Flashland na parang isang straight line or midline po. Back po natin yan. Click natin. At merong custom, no? So, punta po tayo dito sa ano, mabilis lang naman po ito, no? So, mag-match po tayo sa Stripe Ruins. Ayan. So, close natin. So, start. So, dito, I believe mga tao na po yung makakalaban nyo dito, no? So, yeah. Tignan natin kung gaano po katagal, no? Ang paghihintay natin. So, yun, no? Mabilis lamang po. Wala pang 20 seconds, nakahanap na tayo. Then, we gonna play. At katulad nga po na sinabi ko sa inyo, meron silang how many? 2, 4, kailangan po natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 na character at the moment, no? So, pili po tayo ng ating character. Ito yung pinakaunang character, no? So, Archer siya. So, ayan. So, napakaganda na po ng kanyang gameplay at makikita nyo very smooth na po ang kanyang ano. Yung mga voice po dito is parang katulad din po or parang yun nga rin pong nagbo-voice over sa Mobile Legends. Ayan. So makikita nyo yan. Kung familiar naman po tayo lahat sa MOBA, ayan po yung inventory niya. Ayan. Ito yung mga skill na pwede natin gamitin. So, may hill sa baba. So, similar na similar. At ito yung map natin, no? At meron na rin pong chat dito. Yan. Yan. Kung gusto nyo makipag-usap, meron din po. Yan. So, ganyan. Mid tayo. So, first blood, no? So, syempre, yung mga ganito, madali-dali lang po yun kasi nag-umpis lang po natin kanina eh. So, yan. Very smooth na po yung laruan niya, no? I'm not sure kung talagang tao nga po talaga yung kalaban dito. But then, parang mga karamihan AI pa rin po eh. So, syempre, what you expect na early pa lang naman po. So, pag mas nakilala na po siya, then, dun po magiging mas competitive at para mga tao na nga rin po ang magiging kalaban niya. Ayan. So, yung, ano po, no, napaka-smooth na po nung, ano, ano. Yan. So, wala kang mararamdamang lag, siguro, dahil mga AI pa lang. Pero, isa po yun sa, I think, main priority ng mga gantong laro, eh. Yung mabawasan or matanggal yung lag. And may heal po tayo dito.
So hindi naman po tayo ganun kagaling when it comes to MOBA, no? Ayan. So napansin ko dito yung ano niya, heal niya is 20 seconds, mabilis lang. Ayan. Try po natin na tapusin ng mabilis ang laro, no? So mag-mid po tayo, mid-gaming para tapos agad. So sa emulator, very smooth. I don't think I don't know kung sa mobile is magiging ganun din. I think smooth din po. So we'll see what's gonna happen pagka marami na pong naglalaro, no. So far so good. Napipil ko na parang Mobile Legends din po yung lalaro ko. Yan. So wala naman po tayong galaw pagdating sa ganito, no? O ganyan-ganyan lang po tayo. Yan. So maximize yung heal. Para sa akin, no, it's a yes. Ayan, matay tayo. Ay, nahuli tayo. Ang ulti. And most likely, mga AI pa lang po yung kalaban natin dito. Kasi hindi naman po ako magaling when it comes to mobile. Parang ito yung pinakang Layla nila, no? Na Archer nga na. Yan. Tingnan nyo. So far, ang ganda naman ng datingan. At mananalo tayo. So yan, tapusin na natin to, no? Yan. Parang ako yung nag-decide na tapos. Tayo pala, kakampi natin, ah. Yan. Yan. Kamali pa ako ng pindot. Pala pa ako nung pinipindot. Pasensya na. Yan. Tay tayo, no? Lusog lang ng lusog, no? So, yan. So, at least napakita natin sa inyo kung paano tayo mamatay. So, level 6 pa lang. So, ano nga ba masasabi ko? So far, so good naman po dito. And I believe they are focusing on balancing the game and making sure na maayos na po yung laro, no? Pag nirelease na po ng public. So, I think kung ano, mag-enjoy ako dito pero hindi ako kikita dito. Hindi na ako ganun ka-competitive when it comes to MOBA. Natin yan, no? Yan. Yan, patay tayo. Huwag ka mamatay. Ayun, di ba namatay? Ang galing natin. Ayan. Diba? Ayan, no? Lakas ang loob ng kampi, ah.
So isang lane na lang po yung may tower natin, halos nang clear na po nila yung hindi, dalawa pa pala. Tataposin na natin. So, para mapakita natin sa inyo. Sa last tower. Yan. Ika tayo dun. Tayo dito. Clear natin tong taas. Dapat pala nag-buff muna ako yan. So, kung sa mobile, okay din yung laro eh, no? Okay na okay. Yan. So, don't worry, matatapos na naman po. Yan, konti na lang. Yan. Na rin pala yung tower natin dito yan. So, tower nila. Patayin natin ito. Ayan, tingnan nyo, hindi kumikilos. Ayan. Ayan. Ayan, so almost, ano na yan, patay na. So, ayan. Ganun po, napaka-smooth po at the moment ng kanyang gameplay. Matatapos na po yung laro at yeah, syempre panalo tayo. Yeah. Yeah, so victory, no? So basically ganun po yung laruan niya. Katulad na katulad at enjoyable po yung game, no? At the moment. So, they are still planning na syempre naman, mas pagandahin pa to para makapag-compete sa katulad ng Mobile Legends na isang higante or isa sa pinakamalaki when it comes to mobile gaming, no? Okay, so ayan. Gusto pa daw play again, pero hindi na. Pinakita ko lamang po sa inyo. So, ayan po. So, may mga ranking. Ayan. Okay, so may store din sila. Pwede niyong pilihin. Open. So, ganyan po. May mga events. Nakuha natin. So, if you're planning to play this, this is safe now. Hindi po natin masasabing scam to. Because they have, like, even Twitter na makikita nyo, no? So, ayan po. So, lalagay po natin lahat ng link nila para makita po natin na maganda tong game na to or para makita natin na legit ang game na to. And like I said, those kind of ways to earn is to simply go to the leaderboard, meron silang token, and also NFTs here can be traded to other people. Okay? So, hanggang dito na lamang po ang ating content na ito. Kung meron pa po kayong nais malaman or nais na itanong, just simply leave the comment down below. At sasagutin po natin yan, no? At kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe kay Pandesal Gaming at gusto niyo po yung mga gandong klaseng content, please hit the subscribe button, hit notification bell na rin po, at please like and share na rin po. Alright? So hanggang dito na lamang po. Ito nga po muli ang Pandesal Gaming. Nag-iwan ng isang magandang araw, isang magandang buhay, at ingat po tayo palagi. At goodbye and God bless. See ya!